and James 5:16. The prayer of a righteous man availeth much. James 5:17. Si Elijah ay taong bagay na natin. Pero yung si Elijah nito, kapag nananalangin siya, nalilihin ng Diyos. Amin po ba? So, pinag-pray po natin na makalaya yung kanyang anak at binigyan ko siya ng prophecy. Amin! Na ang kanyang anak ay makalaya at nakalaya ka po si Brother Denzel. Amin! Hindi nyo alam, mga bata pa sila, kakilala na natin sila, kasama na natin sila. Lalo siya mga, yung mga bata yan, mga kababata din ng mga anak ko yan, si Apostle J.I. Si Brother Denzel, karamihan yan sa church ng unang panahon. Eh kaya lang, dahil sa panawagan ng kabataan na migaw na inis ng gandas, napakiwara, Glory to God. Napakabuti ng Lord. Amen? Yung kanyang anak na napakiwara, naligaw, naglinis ang landas. Maraming ganyan dito eh. Maraming ganyan sa mga ibabaw na ito. Mga napapakiwara na naligaw ng landas. Yung iba ay pinahanap ng Kristiyano. Pagaya nga ni Apostle J.I. ang pangalan niya, yung Emmanuel na nga eh. Hindi lang dyan, Emmanuel pa. Nag-guess the hand of God is upon him, nag-guess the fear of God, but God is with him, Emmanuel. Pero nagulat po kami, nakita na lamang namin yung anak namin na hook sa iba't ibang bisyo at kasalanan. Kung narinig niyo pa yung mga ibang patotoo niya, pumapasok na eskwelahan, pero kitipan na yung teacher. Mula sa pagiging top one, sa eskwela na naging akuan sa bisyo. Amen. Pero yung ating mga panalangin hindi inilipod ng Diyos. Yung ating mga anak ni Sister Lulu, ni Brother Ricky, Cordova, yung anak namin ay pinalik ng Panginoon. Amen. Sa atin ng Panginoon Diyos ko. Kaya ang Diyos ko ay sumasagot sa panalangin. At alam niyo si Brother Mark, baka hindi nyo narinig yung patotoo niya kanina. Sa mga nalit, lalo na sa mga nalit. Kaya nga sinisigap ko pag pinagkasalita, wala nang lakad ng lakad, wala nang pakilos-kilos. Hindi na hinihila yung mga bata para ihanda sa special number. Ay, bata, pakukuhin na dyan, makilig. Amin po ba? Sabi nga, kung si Brother Mark ay hindi na born again ngayon, kasama siya sa listahan na yun. Kasi hindi lang siya drag-addict, push siya siya. Milyon ang pinahihita niya pag-upus ng droga. Kaya niya magkapatay ng tao pag ginusto niya. Sabi nga niya, 30 liter lang, pwede niya kita magkapatay. Graces pa lang siya, nasa mission kasalanan na. Hindi lang po binaming tao, binibiran niya na siya po. Matataas sa officialis ng army o gobyerno o kalagad ng batas, binibiran niya na siya po. Hindi pinag-uusapan nila yung libo-libo lang, milyon sa dati ang pinag-uusapan. At nung nakausap ko nga siya, one time nakarating ako sa kanyang tahanan, na blessing ng Lord. Napakaganda ng tahanan yun, na sabi nga niya, blessing ng
At kung hindi dahil kay Jesus, hindi ko iiwanan ang shabu kasi masarap ang shabu. Amen. Saan mong ibig natin tumuyin? Ngayon, uso-uso yung pagpapasuko ngayon. Hindi sa mga pagpapasuko. Susuko sila yung mga adik ng droga. Pero yung cravings, yung desire sa kanilang puso, hindi mawawala yun eh. Amin po ba? Pasukuin mo yung mga pusher, yung mga dalgali. Susuko yan. Kasi takot na matay. Pero yung pagkanasa sa droga, hindi na alis yan nandun sa puso nila. Amen. So, babalik at babalik pa rin yan. Eh, lalo na mawala mo na buhay yan. Natatangin na ng buhay nila yung magtulang ng droga. So, anong mangyayari? Babalik at babalik pa rin sila rin. Amen. Pero mga minamahal sa brother mo sa magtulang ng droga, hindi na siya guling doon. Amen. Kahit mas malaki ang kita, kasi mas malaki ang pagpapala pag nakaya sa Kristo. Ang sabi ko, thank you.
Kasi pinanganak siya sa simbahan. Lumaki siya sa simbahan. Pangalan niya yung John. Pangalan niya yung Emmanuel. Pero iba yung pangarap ng buhay niya, iba yung pangarap ng puso niya. Long table yung ganyan ang maraming Kristiyano eh. Kunwari dumadalo. Pero iba ang mga pangarap ng puso eh. Kunwari, nasa ganitong gawa, iba na lumilipad yung isip, ang gusto ng table. May iba na gusto ng table. Para katapag niya rin yung kanyang minamahal sa table na. Amin po ba? So, ibig sabihin, pwede ikaw ay nasa gawain ng Panginoon, pwede dumadalo ka, pwede ikaw ay ang pangalan mo rin nasa Panginoon, o pangalan mo rin pangalan ng Panginoon, pero wala rin mo sa Diyos. Amin po ba? Pwede yun. So, pwede kang dati nagbibigod kay Kristo. Dati kang nagdadrams, dati kang nagbibigod, dati kang umaawit, tumutugtog. Pwede dati nasa frontline again. Baka yung ilang backslide na amin po ba? Pero alam niyo siya na nakita ko, ang Diyos ay nagpapatawad. Amen? Ang Diyos ay nagpapatawad. Mga minamahal ng buruan, walang maghahatid sa akin sa kalangitan, kundi si Kristo lamang. Walang reliyon, walang sekta, walang denominasyon, walang tao. Even this church, even this fellowship cannot bring you to heaven. Even I myself cannot bring you to heaven. This church will become an instrument of God. I will become an instrument of God. But I have no power to bring you to heaven. Tanging sa Jesus lang ang mga paghahatid sa iyo sa akin. Amin po ba? Tanging sa Jesus lang. Paano mo mamatay ng mamaya? Paano mo mamatay ng bukas? Oo, oh, marami ka ng pera. Sikat ka na. Natitikman mo nga ang lahat ng ilay patubo ng katawan. Eh kung pupunta ka natin naman ng impero at dito marapit na business. Wala ka buo na ng lahat. Kaya alam nyo yung pinakamahalaga sa lahat, pumasok na lang. Yung sinigilipan ko ni Apostle J.I. na kapatid sa Panginoon, tingin mo kayo sa akin. Lahat-lahat sa instrumento, alam mo. Pero imbis mag-commit ng malalim sa Panginoon, tumakas sa Diyos. Hindi nakakatawa ang minimwento ko dahil nung nalaman mo siya na sa dasal at namatay, natulalaan, may takot pa mo pa. Mga minamahal, mahirap tumakas sa Diyos. Bakit isang araw, masuklungan mo ang sarili mo, patay ka na. Kaya kung ang buhay mo'y pinapagalit mo sa Diyos, huwag mong bawasan yung oras sa Diyos, dadalan mo pa. Amen. Kung ang mga sasakyan mo'y pinapagalit mo sa Diyos, huwag mong bawasan yung oras sa sasakyan mo para sa Diyos, dadalan mo pa. Kung pinapagalit mo'y mga sasakyan mo sa Diyos, huwag mong bawasan yung mga sasakyan mo, pinapagamit sa Diyos. Dagdagan mo rin mga sasakyan, pinapagamit mo sa Diyos. Amen! Kasi hindi mo alam kung kaya ka mamamatay. Amen po ba? Ay, lahat ka gusto na gusto ko ngayon, alam mo rin. Ay, meron pa ako sa buhay ng kalayo sa kalooban ng Diyos. Nasa mga na lang namin lahat, nabalitaan na lang namin sa isang iglap. Sa isang aksidente ay patay. And I will open it for J.I. Kaya sabi ng Biblia, mas maganda pumunta sa bahay ng namatay ang nakakapag-isip-isip ka. Kesa sa bahay ng kasiyahan, nakakalimutan natin ang lahat, pati ang Diyos. Kaya mga minamahal ako kahalaga ng buhay na walaan mo. Napakahalaga na tayo naglilingkod sa Diyos. Amin po ba? At pag natin bumahandang sa
iba naman ay punong-puno ng sama ng Lord sa sarili. Eh iba naman ay punong-puno ng sama ng Lord sa kapwa at aming puta. Kaya dapat ginimutin na natin ang lahat ng sama ng loob at magpaliloob dahil sa Diyos at maglilipon dahil sa Diyos. Amen! Napakamatay ng Panginoon. Hanggang ang sama ng loob at hindi tayo makapaglilipon sa Diyos. Huwag tayong patalo sa mga problema, mga pagsubok, mga laban ng buhay para hindi tayo makapaglilipon sa Diyos. Huwag tayong patalo sa mga bisig kasalanan para tayo hindi makapaglilipon sa Diyos. Maraming pero kung tayo patalo sa tukso para hindi makapaglingkod sa Diyos. Amen! Sige po, palakpakan natin yung Panginoon. At tayo ang maglingkod sa Diyos. At sabi mo nga po, ikaw na lalat yung buhay natin na pag-ipagamit natin sa Panginoon ito. Huwag natin bukas ng oras natin makamit sa Diyos. Malungkot yung oras na binibigay mo sa Diyos, pinapungasan mo, malungkot. Malungkot na yung sasakyan na pinapagamit mo sa Diyos, hindi mo na nakapagamit sa Diyos ang lungkot. Amen. Malungkot na yung sasakyan na binibigay mo sa Diyos, hindi mo na naibibigay sa Diyos. Kailangan patuwa yung kapatid natin. Nagmula siya, nagsimula siya sa pagbibigay ng 10%. Amen! Pero amin, yung mga naiwalang defekto para sa Diyos.
Yung mga walang sakit para sa Diyos, the firstborn, the first fruits, mas belong to God. Amen? Eh, nagigingin ng Diyos. Eh, kapag hindi mo mahal ang Panginoon, o nananaligyan lang sa Diyos, iyong service, mahalang umuwi, hindi ka dumarating. Nagigingin ka sa magiging oras. Iyong those who plunder you will be plundered, and all who make this
Meron na kalaan para sa inyo, pero hindi binibigay sa inyo. Meron para sa inyo, kinuha, ninakaw. Sinira ang buhay kayo, ginawa kayo ng hindi maganda. May mga mabubuting bagay na para sa inyo, sa asawa na kung mabulang kapatid. Bago umiyak sila ng Panginoon. Amen! At yung ginawa nila, ibabalik sa atin ng Diyos! At sa inyo, ibabalik sa atin ng Diyos! Hinaan na lang ang kapatid. Mukhang hindi na nakakain ko. Mukhang marami dito, ayaw na pagpapahayag. May tawag ako ba dito? Para saan ba ang pagpapahayag? May tao ako dito. Kung ang pagpapagaling
sinasabi niya ng pagpapagaling, nababawasan ang oras sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kalimun. Sa Tagalog, sayang. Nagkakapagod ko ito. But I will restore you to heaven and heal your wounds. Amen? Declares the Lord. Kinukuha ho natin ngayon sa panahon natin ngayon. Amin po ba? Naging
Nahihilig po ba tayo? Amen po ba? Amen po ba? Kung paano yung mga ginawa ng kalokohan ni Satanas, dinala sa bisyo at kasalanan, dinala sa sakit at karamdaman, dinala sa kahirapan, pero pag binago ng Diyos, pinagaling ginawa ang ginawa ng himala ng Panginoon, isang araw, yan ang leader, amen! Leader, mamumuno sa paglilitas ng kaluluwa, amen! At paglilitas ng maraming nagiging po ba tayo? Ano din po ba? Kaya tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, leader ka. You are a leader. Noong leader ka ng bisyo, leader ka ng kasalanan, leader ka kung saan-saan ang rinig, but now you will review and become a leader. Oh God, amen? Ikaw mismo ang gagawin ng Diyos para makapagligtas sa iyong classmates, sa iyong friends, sa iyong office mates, sa iyong relatives, amin po ba? Sa iyong mga kalugar, amin po ba? Nagiging po ba tayo? At ang pangalanan ng mga Diyos. Ay sana ko po din, dito na tayo magbawakas. Ay sana ko dito rin magbawakas na tayo. Forget the former things, do not dwell on the past. Kalimutan ko na ang nakaraan na ang mga libas. Magbawakas na isipin ko na. Kalimutan mo na ang lahat ng problema pag sumunod natin ng buhay. Kalimutan mo na yung nag-iwan sa iyo at iwan ka. Yung pinangakuha ka na forever pero hindi pa lang ever kalimutan mo. Forget the former things that dwell on your past. Alam niyo kung bakit ang marami hindi ka makatubuhon? Hindi ka sa makalima sa nakaraan. Bakit kinakailangan mo nang malimutan ang nakaraan? Sapagat ngayon, may magandang ginagawa ang Diyos ngayon sa buhay mo! Taas nyo, ganito. Taas nyo, sabihin nyo ngayon, may magandang ginagawa ang Diyos sa buhay mo! Kapag tingnan yung katabi mo sa buhay na yung sarili mong tingnan mo, maghiwalay ka ang dalawa, ay mga ngayon ng buhay. Maghiwalay mo na tayo kayo ng Diyawa. Ay, ito mo na tayo. Taas na ito din. Ngayon! May maganda na ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen! Napakalabi mo. Inaalis ng Diyos ang sinarilyo. Ang alam, ang siyamuha, ang branch, ang maniwala. Inaalis ang bisyon kasalanan. Nung pupunta tayo ng binigay, ikaw sa nagas na binigay, kami nahilo kami, ni Pastor Roland, ganun pa naman yung daanan namin. Wala lang nakakalawa naman ni Pastor Roland, yung dito ko ang sakit. Hindi ko rin sinasabi ni Pastor Roland, dumaan kami ng bagyo, iniwan ka natin ng binigay, magsamantala na nababoy tayo ng binigay. Nagsiserti-serti kami sa Fort Humber, wala siya na alam na ang sakit sa akin namin. Tapos na magbuma kami ng gimbal, ang sinisip. Nagtatawag ako ng kanina. Hindi ko alam kung bakit. O baka tumatanda ako na yung mga. So ang ginawa ko, dahil alam ko naman yung doktor, di ba alam ko naman yung laboratory na nila sa tumasok, di ba? Nagpa-laboratory ako dyan. Oo, nung time na yun. Tapos eh, mapapasok ko saan ang doktor eh. Napadaan ako sa kondo ng pinsan ko, ito ang doktor din yun. Sabi ko tayo, basahin mo nga itong pinilaboratory ko. Eh kasi papapasok ko itong doktor sa akin, hindi pa kami nakita. Napadaan ako ng kondo ng pinsan ko, dyan sa may 28,000. Pero sabi niya sa akin, kuya wala naman eh. Pag sabi niya wala naman, and this is a true story, lahat na nararamdaman ko sa akin ay wala. Amen! Wala na justice. Lahat ng papapagaling at napapawasan ng oras mo sa Panginoon, sa alay yung oras mo sa Diyos. Lahat
kapag ang pagpapagaling ay sinasabing pagpapagaling na magastos sa yan. Pag ang pagpapagaling ay binabawasan ng oras mo sa Diyos, sayang. Kapag ang pagpapala at bumubuo sa iyo ang pagpapala pero nabuo na sa bisyo at kasalanan, hindi sa Diyos yan. At ang sabi ng Panginoon, hindi mo ba nakikita kung bubukal na ito?
na kayang gumawa ang Diyos ng dahilan ng wala sa ating buhay. Amen. Kalapaan natin ang Panginoon. Verse 20, the wild animals honor me, the jackals and the owls, because I provide water in the wilderness and streams in the wasteland to give drink to my people chosen. Ano pong ibig sabihin niya? That is the memory of God yung kapatid natin. Na lahat ng ating mga kailangan tayo ng ibigay ng Diyos ulit pa sa ating inaasahan. Amen. Next, ano pa ba? The people that honor myself that they may proclaim my praise, my praise. And this is the reality. Bakit tayo mapagpunin ng Diyos? Bakit tayo mapagpunin ng Diyos? Bakit tayo mapagpunin ng Diyos? Bakit tayo gagawa ng Diyos? Bakit ibabalik niya ang lahat ng mga nangawala sa atin na ninakaw sa Tanas? Isa lang dahilan. Para mabutin niya ang Panginoon. God wants our praise. God wants our worship. The reason why God created man and woman is for His pleasure. Para sa kanya kalayaan. At alam niyo, magpunta natin ang lahi, first and foremost, na gagawin natin ang lahi kung sasambahin natin ang Panginoon. May tao ako ko dito. Sabi ko nga ang Sister Alinia, kaya kung Sister Alinia sabi ko, kung hindi na ako tinawag ng Lord sa pangarap, hindi ako aalis sa praise and worship ng ministry. Dahil natasa ang magpuri at sumama sa Diyos. Pag ginawa ko ng bilang sa pastoral house o sa bahay at kumalagay ako ng praise and worship songs, alam mo kung mapapakita ko na sa akin mga mata, nababawkay sa ako ng Holy Spirit, ayun ko ba? Dahil mga pinamahal ng pinakamasarap sa lahat ay ang mapuri niyo at nasamba ang Diyos. At doon sa langit, wala tayong gagawin kundi sambahin at kumpirin na ang ating Panginoon. At dito na po ako magbawas. Kapag ang kagalingan, ang himala, ang pagpapala at kasaganaan, bilang sa kapromosyon, ay nilagay mo na lang, hindi ka na nakakapagpulit, nakakapagsama sa Diyos. Sabi nga ng isang kapatid, sabi nga niya, sabi ko sa kanya ng gabi, nagkita kami sa Manila Hotel. Hindi sana ako lalabas, pero may imbitahan ako ng isang attorney na kanyang baka ng Manila Hotel may sa birthday celebration niya. Ang gabi yung isang kapatid ko, sabi ko sa kanya, ano sa business mo? Sabi niya, wala na. Bakit? Kasi inaago yung work over science, yung prayer rin namin, naago yung business. Yung karayalan natin, yung pagbibigod natin sa Diyos, pagbibigod sa mga loon, inaakot yung business eh. Kaya binitawag na namin yung business, nakikinig ko. Kaya hindi ko masisi yung Tony na masiselebrate ng birthday sa Manila Hotel at mag-invite ng sino-sino, mag-invite ng Muslim na may turban pa. Gagastos na namin yung halaga. Para lang i-share ang mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo. Sabagat ang tunay na kaligayahan ay wala sa daling himen na ay Jesus. Kaya inuulit ko, may blessing ka. Hindi ka na nakakapagpagawa. Hindi ka na nakakapagpagbilas. May blessing na. Pinapagaling ka ba? Tumagastos ka naman ng malaki. Nababawas ng oras mo sa Panginoon. Hindi sa Christian. Pasensya na po kayo. Sa apostolic na araw. Dahil ang lahat ng galing sa Diyos. The people I form for myself that they may proclaim my praise. Hello! Hello! Lahat ng blessing, healing, miracle, promotion na ibibigay sa atin ng mga
lalo na tayo inihalapit ito sa Diyos. Amen? Pagdating ng blessing, kahit tayo may parasan, ibigay natin ngayon. Hindi tayo lumi. Amen. Pag tumating yung miracle, hindi success and prosperity, ito doon natin sa Panginoon, hindi tayo lumi. Ang sabi ng Biblia, as we give, we shall receive. Amen. Ay, lahat ay tumayo. Sige tayo lahat ay tumayo. Wala na lalakad muna, malapit sa nagdadalagay ng mga pagpipigil. Wala ka muna na ako sabi. Matapit sa oras na ito. Habang tayo lahat ay Panginoon na napigil. Aminin mo sa sarili mo. Malayo mo ka sa Diyos. Aminin mo sa sarili mo. Malayo na ka sa Diyos. Mga ilang buwan na ang ating lipas. Pumunta kami sa isang probinsya kasama ang apostolic team. Nag-iyak sila, naghahabol-hulan sila. Sa pagkatotoo, nagiging po sila sa Diyos. Pero ang puso nila ay malayo na sa Diyos. Kaysa oras na ito, aminan lang yan eh, magulang pinapagalap ang pag-ibig. Gaano makalapit kayo sa Diyos? Inalili mo ba ang bisyo at kasalanan sa Diyos? Inalili mo ba ang pagkanta sa Diyos? Inalili mo ba ang tampo mo sa Diyos at hindi mo papapatawad sa Diyos? Inalili mo ba ang kayamanan sa Diyos? Babalikan natin ang ating tamang relasyon sa Diyos. Bubuuin natin ang tamang relasyon sa Diyos. At pagbalik mo sa Diyos, ikaw mismo ang leader. Magliligtas ka ng kaliwa. Magpapabalik ng masakit. Ikaw mismo ang leader. Upang pangunahan sila sa kapabahan at pagbalik mo sa Panginoon at pagbalik mo sa Diyos. Kaya habang tayo kahanday na ngayon na kami, huwag kapatid. Sa tingin mo, matagal na yan. Kaya hindi mga nagkakawa dahil hindi na nakasas. It's time for us to repent. And back to the end. Dahil dahil sa kami.
ikaw ay pray to return to the Lord. Baka may makakita na nagtatay ng mga sometimes it takes a little bit. Baka may makakita na tayo ng malapit sa harapan. Sometimes it takes a little bit. Pero handa ko na ba? Tanggapin na may pagpapakumaba na kailangan mo si Jesus sa puli. At inaamin mo na ito at dalito at nalilis ang lakas. Oo! Oh!
bala ako ng gusto ng aking Panginoon. Pag nasa Diyos tayo, blessings will run after us. Will run after us. Because the best is yet to come. Come on now, hold yours.
Thank you.
ibibigay namin, Panginoon, ng nakalaan. The firstborn, the first fruits, without defect, walang sakit. The finest, ibibigay ko namin ang pinakamalina, ito yung parasin. And seal our tithes and offerings with your blood. Use it, Lord, for your own glory alone. And bless as we give. Kagaya niya ako, yung iba wala kang bigay. Pero sandali, bigyan mo. At ipalit mo ang nawala sa amin, hindi pa sa amin inaasahan. Ibigay namin ang pakasin. Salamat po, Diyos, sa marami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sige po, magkaroon muna tayo sa gate. Lalo na yung mga nalay, hindi nyo inabot yung ating offering time kanina. Bigay natin ang pinakatabas natin. Pag may isang million ka natin ang talasan ni Lord, kaya siyon, meron kayong offerings. Pag meron mga 100,000, 10,000 ni Lord. Pag meron mga 1,000, 100 ni Lord. Pag meron mga 100, 10 pesos ni Lord. Pag meron 10 pesos ka, ay gusto kayo. Lagi iniiwalay natin para sa Panginoon. At ang ibig sa media is nabigang pagmamahal sa Panginoon. Amen? So tayo lahat, ito buwan, bigyan natin ang pinakalagay sa atin sa Panginoon. At si Apostle Diyos, mapapatotoro sa glit, at kung nagay mga special numbers natin, sige, napit na dito, pasalang early. So bigyan po natin ang ating pinakalagay sa atin sa Diyos. At doon po yung mga sobra natin. Ilagay po ninyo yung mga tais dyan, mga buwan yung nakalagay dyan for the mission, for the evangelism, for the tracks, for the church rent, church and office, pastoral house rental. Magbayad natin ng tubig, ilaw, internet, radio, TV, o kung ano-ano pang mga nangyayahan, nakatakalista na mamuri natin. How will we bigger po tayo? Nais ko lang po pasalamatan ng Diyos dahil sa kabutihan po niya, ngayon po ba? Dahil po, these past few weeks, nakabuti ng Lord sa akin kasi tinutulungan niya ako hindi lang sa pag-aaral ko kundi pati sa mga extracurricular activities ko. Nakikinig po ba tayo? Ayun, so nasa college po ako, ng kolehiyo, nag-aaral ko ako sa Universidad ng Santo Tomas. Nag-take po ako ng legal management. So, free course po yun. Nagpapasarap ako kayo dahil na hindi lang ako tutulungan sa extra ay sa pag-aaral ko, kundi pati sa bawat sinasalihan ko. Ayun po ba? Kasi po, nag-apply po ako sa Association of Legal Management in the Philippines. So, hindi lang po siya unit-wide organization, kundi po ang Pilipinas po siya. At nagpapasalamat po ako sa Lord na natanggap po ako. Amen po ba? Binigyan po niya ako ng posisyon, hindi lang po sa college ko, hindi lang po sa USC, kundi sa pangbuong Pilipinas po. Amen po ba? Yun. So, nagpapasalamat po ako sa Diyos na binigyan po niya ako ng posisyon na yun at alam po na binigay niya lang po papunyan ko siya. So, yung posisyon po niya, binigay sa akin Lord, hindi po biro. VP for, ano po siya? Relationship po sa sa mga malalaking kumpanya po kami makikipag-usap, makikukuha po kami ng mga sponsors. So, nagtaas din po ako ng prayers nyo para po sa mga naman ng Diyos at magtagumpay po ako sa magandang plano ng Diyos sa aking buhay. Ayan po.